Rondae Hollis-Jefferson nagwala sa bench ng Rain or Shine. Inaya ng suntukan si Coach Sheng sa labas. Sayang nga ang mamaw na debut ni Rondae Hollis-Jefferson. TNT Tropang Giga kontra sa Rain or Shine. Must win game nga ito para sa parehong kupunan sa paligsahang makapasok sa quarterfinals. Pareho nga ng record ang dalawa sa kanilang 4 wins at 5 losses. Pero nasa Ross nga ang momentum dahil sa kanilang 4 game winning streak. Struggle naman ang TNT sa kanilang mga huling laro. At dahil nga sa injury ni Rondae Hollis-Jefferson ay tuluyan na nga siyang pinalitan ng kanyang kapatid na si Raleigh Hollis-Jefferson na maglalaro ngayon ng kanyang unang game sa PBA. Sa simula ng first quarter ay 4-0 start agad para sa Ross. Pero agad din naman itong nabawi ni Oftana sa kanyang quick 5 points. Pero naging agresibo nga ang import ng Ross na si Treadwell early in the quarter. Naging agresibo din nga sa pag-atake sa basket at pagkuha ng offensive board si Raleigh Hollis-Jefferson kung saan ang una niyang dalawang field goal ay galing sa second chance opportunity. Late in the quarter ay umiinit na din ang opensa ng kapatid ni RHJ kung saan patawa-tawa na lang nga si Rondae habang nanonood. One-handed dunk para kay Gallinato sa baseline mula sa paso ni Reyes. Pero hindi din nga magpapahuli itong highlight move ni Treadwell sa kanyang spin move to the basket. Ganda din ang pinapakita sa quarter na ito ni Nambatak. Iniwan pa ang depensa ni Aurin sa kanyang mid-range jumper. Natapos ang first quarter sa score na 32-31. 1-point lead para sa Rain or Shine. Sa second quarter ng laro ay palitan nga ng basket ang dalawang kupunan early in the quarter. Naging mainit nga ang opensa ni Karakot para sa Ross. Nagpakita pa ng up and under move sa kanyang baseline drive. Sa TNT naman nga ay ganda din ang simula ni Kabuntin sa kanyang dalawang 3-point shot. Patuloy naman ang pagdumina ni Raleigh sa mid-range. Take over na nga itong si Karakot midway sa quarter. Pero parang layup lang nga sa kapatid ni RSJ ang mid-range kung saan halos wala nga itong mintis dito. Total team effort nga ang pinakita ng Ross sa quarter na ito. Kaya nagkaroon sila ng slight advantage pagkatapos ng first half sa score na 66-62. Sa third quarter ng laro ay aksidenteng nakamot ni Santillan ang ilong ni Raleigh kung saan nagkaroon pa ito ng sugat. Ganda nga ulit ng simula ng dalawang kupunan offensively. Kumagat naman si Raleigh sa signature fake ni Belga para sa kanyang 2-point basket. Pero frustrated nga si Bow sa referee dahil sa hindi nito pagtawag ng foul. Pati si coaching nga ay nakisakay na rin sa kanya kung saan pareho nga silang natawagan ng technical. Midway sa quarter ay si Santillan naman ang umiinit sa opensa para sa Ross. Patuloy din ang pag-atake sa basket ni Treadwell. Pero walang sagot defensively ang Ross sa mga mid-range jumper ni Raleigh. Pareho nga ayaw magpatalo ang dalawang kupunan sa crucial game na ito. Takeover mode na nga si Raleigh sa mga huling minuto ng quarter. Natapos ang third quarter sa score na 91-89. 2-point lead para sa TNT. Sa fourth quarter ng laro ay dikdikan pa rin nga ang labanan ng dalawang kupunan. Unstoppable pa rin nga ang opensa ni Treadwell at Raleigh Hollis-Jefferson. Tuloy din ang pag-ambag sa opensa ni Oftana. Under 1 minute ay napasigaw si Raleigh sa referee sa pagtawag sa kanya ng foul kay Treadwell. Tinawagan nga ng technical si Raleigh dahil dito. Pero hindi lang nga siya ang frustrated sa play na yon. Pati si Rondae Hollis-Jefferson ay napasugod sa bench ng Ross kung saan nagkasagutan pa silang dalawa ni Coach Sheng. At inaya pa nga ng suntukan ni RHJ si Coach Sheng sa labas. Naipasok naman ni Treadwell ang kanyang dalawang free throw para bigyan ng 8-point lead ang Ross. Sa huli nga ay hindi na nakahabol pa ang TNT. Panalo nga ang Rain or Shine sa laro.